Sir, hindi nyo man lang kami pinasabihan na mayroon palang ganong pangyayari. Yung pong magulang ni Jerome Pentebella na kausap namin, at wala naman sila ibang choice kundi hayaan na sa mga ilalim ang remains sa DNA test dahil yun ang hinihingi ng korte. Warden, hindi naman po kasi simple yung pagkakamali ito. Eh kasi ho lahat ho apektado eh. Pasensya na po. Masyadong maraming nasunog na preso eh. Hawak naman talaga ng bangkay ni Tirso yung kwintas na binigay ni Miss De Jesus. Kaya yun na lang ang pinagbasihan namin. At wala naman naghanap sa bangkay ni Tirso nung una, kaya inakala namin na isa lang siya sa mga nakatakas. Pero naitama na po namin ang mga pagkakamali namin. Dumabas na po sa bagong DNA test na si Tirso Santiago nga po nakalibing doon at hindi si Jerome Pentebella. Tama ang hinala ko. Buhay talaga si Rome. Pero nasan ho siya? Nasan si Rome? Wala ho ba kayong balita sa kanya? Gaya po na nasabi ko, nagkausap na po kami nung mama ni Pentebella na nasa stage niya. Ano ho sabi niya? Hindi po kami sigurado kung nagsasabi sa amin ang totoo na wala si Pentebella doon. Maaaring totoo naman. Pwedeng isa siya nakasama sa sunog at wala na talaga siya. O baka naman nakatakas siya at nasa ibang bansa siya ngayon. Hayaan niyo po. Pag may balita, sabihin namin kayo kagad. Tama talaga ako, Nay. Hindi si Rome yung nakalibing doon. Eh, nasaan na kaya si Rome? Posible kayang nakatakas nga siya. Aba, eh kung nakatakas si Rome, oh, eh bakit hindi mo lang siya magparamdam kay Emma? O sa atin? Dito. Paano mo naman gagawin yun? Tatakas ako. Naitay, pagkatapos ng mga narinig natin ngayon, sigurado na po talaga akong buhay si Rome. Naaalala ko, nagsabi siya sa akin na nagbabalak siyang tumakas. Palagay ko na totoo niya ho yun. At ginawa niya yun nung nasusunod ang kurupan. Anak, pero kung nakatakas nga si Rome, eh bakit hindi man lang siya nagpaparamdam sa'yo? Ano ang hindi malinaw sa akin at kung paano rin siya napunta kay Georgia? Ano ibig mo sabihin, anak? Hindi na ho natin kailangan maghanap pa sa malayo dahil alam ko na ho nasan si Rome. Si Jordan, si Rome. At hawak siya ni Georgia. Tayo nakakasiguro dyan. Ay, nung wala pa nga tayong purweba, inisip ko na si Jordan ay si Rome. Ngayon pa ba na meron na tayong matibay na ebidensya na hindi si Rome yung nakalibing doon? Tay, isa lang ang ibig sabihin nun. Si Jordan talaga si Rome. Hindi ko nga lang masabi kanina doon sa warden dahil natatakot ako na baka bigla nilang hulihin at ikulong ulit si Rome. Alam mo, Emma, mas mabuti na siguro talaga na si Jordan yung nakakulong doon. Para nang sa ganong hindi na nagugulo yung buhay mo. Diyos ko. Pero kung siya nga si Rome, eh, bakit hindi kaya naalala? Yan lang ho ang hindi ko kayang sagutin ngayon. Di kaya may ginawa si Georgia sa kanya? Baka kinulang. Hinipnotize o kaya ginulungan. O baka naman na aksidente, kaya walang maalala. Ewan ko, hindi ko na rin alam. Oh, pwede yun, anak. Aksidente, nasaktan, nagka-amnesia. Nangyayari yun eh. Tapos, dahil wala sa sarili, sinamantala yun ni Georgia. Patagal naman na sana. Kilala ko siya. High school pa lang, kilala ko na siya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Amin na ako sa'yo. Ako ang una nakita kay Jordan. Oh, aaminin ko rin sa'yo ah. Ako ang nanigaw sa kanya. Palagay ko yung nga nangyari, Tay. Walang maalala sa nakaraan niya si Rome. Kaya ito namang si Georgia kung ano-anong pinasok sa utak niya. Kasi kung nasa matinong pag-iisip si Jordan, si Jerome, hindi niya titisin na makisama pakasal kay Georgia eh. Abot langit ang galit niya dun eh.
Di ba? Malinaw na nag-iimbento lang si Georgia. At hindi imposible gawin niya yun. Dahil noon pa man, gagawin ni Georgia ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Hayop kasing babaeng yun eh. Anak si Georgia? Hindi lang yun hayop. Demonya pa siya at wala siyang konsensya.